Good evening, sweet world. We are the Cross Court. With me right now, she is an entrepreneur. Yan. Isa sang singerist o a coffee shop addict. Coffee shop addict, matawag ka ng coffee head. Nana. Oh, sige, sige. Pwede na. And isa sa mga friends ko back in college na same division. Give it up for Sint. Ooh, yo, what's up? Yeah, sino gusto may shoutout, Sint? Lapit lang ang mic para mas ASMR. Clear and mas, yeah. Ano, shoutout sa family and friends and kay God. Shoutout sa God. Shoutout to God. So, Sint, salamat kayo sa paghatag ni mag-oras niya. Actually, I have, may nagka-troubles ko technical, mga technical stuff dire. Kaya usually, dapat smooth running na to. Like pagpasok pa lang ng client, boom, ana start. Pero ito yung mga moments na gusto kong ma-capture po sa aking experience. Kaya yes. Para alam ko paano magalaw, ganyan. So, first of all, gusto ko lang magkamusta-kamusta yung Home Bites. So, shout out sa Home Bites. Flash natin dyan. Yeah. Shout out sa Home Bites. Lagyan namin yung link sa baba. Medyo familiar lagi yung Home Bites, no? Sige. Ano pala yung Home Bites? And siguro, ano? Give us a short story paano siya nag-start. Ganyan. Oh. My gosh. Ano, ang Home Bites is my baby. Whoa. It's a child na hindi ko iniluwal. And nangyari siya and nagawa siya during the pandemic. As in, peak ng pandemic. Like, 20. Di ka marunong magawa ng coffee before Ay, that? Hater ako ng coffee, kuya. Ooh. Promise yung... Ewan ko lang ha, kay... Ang nakasanayan kasi natin dito, sa Davao at least, kasi yung... Instant. No hate, ha? Uh-oh. Instant coffee. Kasi di ba yan man usually yun talaga? Usual. Parang yun yung entry level siguro natin, ha? Yung mga ma-remember ko nung college ang always ko ginainom diyan sa D building kay cappuccino yung Blanca good. Oh, 3-in-1 na Blanca yung white ata yun. So yan aking perception ng coffee. Diyan ako nag-start. So after nung na-introduce na ako diyan mga 3-in-1. Hindi ko siya bet kay parang saman eh. Uy, tapos may bad experience pag yun ako sa coffee ko 82 gani. Okay, hindi ka nakatulog. Ubay, 2 days ako lang tulog nun. Tapos, grabe aking palpitation. So, pangit yung aking perception ng ano ba, ng coffee. So, fast forward, ganyan. Actually, ang Home Bites, hindi ko nasagot, no? Ang Home Bites kasi baby ko yan, ano siya, coffee shop na nagabenta ng pastries and coffee. Yeah. Plug. Yan. Ayaw, thank you, Daisin. Yes. Kasi alam niya talaga, love ko mga coffee niya. Tsaka gusto niya ang cafe latte. Yeah, matik na. Shoutouts. So yun, paano ba nag-start? Actually, nung January ng 2020, di ba wala pa mang lockdown yan? Oo. Tapos ang pangalan pa ng COVID noon kay NCOV pa. Mm. Tapos andun pa siya sa China ba? So wala pa sa Philippines, ganyan. Tapos may interview na dapat ako for corporate like banks. Graduate ka na pala noon. Graduate na ako, 2019. Tapos magpasok na yun sana ako magtrabaho, ganyan. Then pagdating ng March, kay nag-lockdown. So, lahat ng plans ko ba naudlot? So, parang, my God, mga ilang months yun ako nagtambay lang sa bahay na gawin ko na. Kailangan ko ng income generating na something. Tapos, one beautiful day, naalala ko, bitaw na nung high school, nagabenta kasi ako ng baked goods. As in, yung everyday. Like ako, from scratch pala talaga like sa pandemic. Tas, nung high school, baya kay kadami nating oras. So, dami akong time nun mag-bake. Tapos everyday, nagabenta ako niya ng cupcakes, si Red Velvet cupcakes ko, ganyan. Tapos nagpagawa din ako ng cakes, ganyan. Tapos na-realize ko, bitaw no, I already have the tools sa bahay ba? Like, meron akong oven, meron akong... Experience contest high school. Yan, tapos hand mixer, tapos business graduate pag yun ako. So parang, ang passion ko, ma-align siya sa something na pwede ko magawa ng income generating activity. So yun, nag-start ako benta ng mga banana bread. Doon, nag-post lang ako sa Facebook na try lang ako mag-sell ng ganito, start ako ng 10 loaves. Ganyan. Kaya Home Bites kaysa bahay mo always yes. Nagawa. Yes, okay. Nag-start siya sa sense. Ano. Tapos ang nag
gawa ng name ng Homebites ate ko. Shout out sa'yo, te. Shout out sa te. Hindi kay partner, like, ko lang. Hindi. Nag-help lang gud siya sa akin sa marketing nung early, nung starting pa ang Homebites kay. Grabe siya mag-post, ganyan. Tapos may times na ginabudol niya din friends niya. Doon nag-start sa banana bread, ganyan. Tapos nag-progress, gawa na ako ng cookies. Tapos yung cookies ko kay mga 1 year bago ko gud nakuha yung parang ano din yung pinakakapa ni mo. So, trial and bakit error. Bakit parang ang theme ng cookies natin kay parang Manhattan, New York ba itong Brooklyn? Tama ba? Kasi ang gina-follow ko kasi ang Levan na baker. Hindi ko alam. Ganyan ba sabihin? Levan? Yan? Hindi ko alam ano yan. Basta yan. Ano yan? Saan yan? Sa New York yan siya, kuya. Tapos grabe niyan ka sikat na cookie ba kay try natin search be. Anyway. Sige, pwede natin i-show dyan. Sige. Para, yung Levana Bakery. Levain. Saan siya? Sa Facebook? Sa Instagram? Pwede man Google. Pwede siya Google. So, matagal ko yung gina-follow na ano na bakery sa Instagram. Tapos, lamidyod ka ilang cookies ba eh. Tapos, nag-start lang yung experiment. Ano spelling? L-E-V-A. Levan. I-N. L-E-V-A-I-N. I-N. Levan. Yan, cookies. Levan cookies. Oh. Yan. So, parang ano to siya? Parang ito yung parang blueprint mo. Parang ito yung bisya sa mga basis mo. Wow. Masarap kasi talaga ang cookies. Alam, marag, yani po din yung mga medyo puffy po siya, di ba? Mm-hmm. Oh. Yan good aking inspiration. As in, yan good. Kung hindi ko yan ma-achieve kay wala mag-give parang up. Parang yan talaga ang standard mo. Yan good ang standard ko. Actually, nagka-experience po ako dati yung before, yung, di ba, na-remember mo sa'yo na nag-inquire ako sa'yo about kung paano yung business plan mo. Kuratan, guro ko nun, kuya. Random lang ba, no? Oh. Hindi kay, actually, kay ang mindset ko rin kasi kay parang locals ta. So like, ang mga matap in lang po din mo. Karang kung kitsay pwede magtabang sa'yo mo. Kaya ka naman kaila po din mo na nag-start pagod. Kaysa sa, actually, di lang ako mag-name o business. Pero, di ba katong PFS kay, di ba, ang itong atong ay tama rin ka ng mga thesis ba? Kaya ka nang mag-top jud ka sa mga big franchise, ay ka ng mga big businesses para lang maka-learn. Pero katong nag-start ko sa Comburger, nag-top ko isa sa isa ka burger franchise na gusto dyan ako mag-learn. Pero kanang di sila mo, ano ba? Marag, sila willing mag-help. Di sila willing mag-hatak o advice ako, Anna. Ay? So, kanang marag na, dito ko na, ano, marag, ato, wala ako nag-account dito na business. Hindi ko mag-in-drop kay. Masig ma-issue. Pero, marag, after that, okay. Marag, dito ko nag-patabang sa mga willing magpatabang. Ay, willing ka na mutabang, good. Yes. Kay, kanang lahi, marag ang isa sa mga toxic siguro na mga things dito sa business na industry kay. Puntahay sa clothing industry, marag natoy friend na ako from ATW na marag nakabalo tong isa pa kaniya na friend na marag na owner of a famous na clothing line pod. Kay marag nasuko siya ano nagabaligya makakabalo ka nagabaligya ko. Ana god so like anong kailangan mo dyan na competition na ana-ana? Hindi li pwede na ka ng tabangay na lang takay. Ilaan pa pataas ba? Ana, gan? So, kato. So, na ba kay experience siguro na ka ng in your term as an entrepreneur kay ka ng marag naka-feel ka ng negativity from people? Ana, marag siguro nag-doubt sa imong ano? Or ka na siguro self-struggle po? Ana, maisipin mo na? Naman. Oo naman. Fiko, abnormal na din ako kung hindi mo ka-feel ng parang sailing lahat. Manhid kayo ba? Normal good yan siya sa ano? Sa business. But ang na-find out ko no sa almost 2 years nitong Homebites kay ang pinakakalaban ko kay sarili ko talaga. Kay always ko kailangan mag-compete with myself and my progress para dapat i-outdo ko. It's usually good, 'di ba? Pero siguro if ever parang hindi na siya good kung marag ma-sacrifice na yung mental health mo. Ay, ganyan. My gosh. Nangyari yan, kuya. My gosh. As in? Sige, can you share experience? Yeah, sure. Okay lang. Nung, di ba, nag-start ng 2020, May. Tapos, pagka November ng 2020, nag-1 month hiatus ako noon. Kay, nag-burnout ako noon. Tapos, sabay na din sa depression. yun. Tapos, doon ko na-realize na kailangan ko good mag-categorize good. Na hindi ko kailangan, dapat magkaiba, di ba basic pa yan sa accounting ko yan na ang business, meron siyang sarili niyang entity. Tapos iba ka din as a person. Ganyan.
Tapos, ironic masyado kay hindi ko siya na-apply. So, yun, na-lead ako to burnout. Tapos, one-woman show ba yung home bites ko ya? Yung from accounting, marketing, tapos ako pag yung mag-bake, ako, like lahat ba? Kapoy yun siya, physically, mentally, emotionally. Tapos, but you still have to grind gapon, diba? Oo, kay kahit na affected ka personally, hindi man, wala mapakialam yung customers mo. Not in a bad way, ha? Hindi sila affected by it pa. So, you have to go on. Tapos, deal with it on your own. Kaya, yun. Pero to answer your question dun sa negative, so far wala man, praise God, no? Kay yung people na malapitan ko or yung nagalapit sa akin, willing man silang magtulong. Pero syempre, meron ding boundaries ba na hindi mo man din pwede ibigay lahat ng alam mo. Kay spoon feeding na din yan. Tsaka parang protection din nila sa own nila na business ba. Tama. Pero in a way, ma-feel ko na support, especially sa family. Sa family pa lang. Grabe niyan ka-big factor. So, recently ba, parang meron kang new plans for Home Bites this 2022? Or baka meron kang bagong pakulo? Ganyan, baka branch out na to. Kita na sa mall na Home Bites. Ah. My gosh. So, ano bang plans for 2022? For 2022, plan ko gyud mag-upgrade ng equipment. Especially sa coffee. Inumin, pwede ka inumin. Sige, go. Para chill ba. Sige, go. Go lang, kuya. Plan ko mag-upgrade ng equipment. Tapos, ultimate goal ko talaga kay magka-own place ako. Pero ayoko sa mga malls. Oo, kay medyo mahal. Oh, mahal and like yung vibe. Bitaw, lahi. As a Gen Z. Ay, Gen Z ba ako? Di ba hindi ka Gen Z, kuya? Millennial. Ako yung parang borderline millennial. Oh, tas ako Gen Z ba ako? What's up, Gen Z people? Pero ako yung first. So, millennial first by batch. Heart. Pero as a Gen Z ba, kay important din ba yung ang vibes? Tama. Di ba? Pwede mag-mention ng parang aesthetic content. Aesthetic. Sige, mag-mention ng Mag-mention ako ng coffee shops na grabe kaganda ng aesthetic by. Like, ang life cycle. Diba, vibe. Para kang nag-retreat. Oh, kaganda ng vibes doon. Shout out kay Kuya Sanji of Life Cycle. Shoutouts. Tapos, meron yung may bagong coffee shop ngayon. Like, kabatch ko din sila Life si Kuya, sila Dana Hardinel. Pangalan ng coffee shop? Olo. Olo? Olo. As in, bukas sila mag-open. Ay, bukas ang talaga. Sige, tingnan natin ba para ma-promote mo dante para sa friends niyo. Sa Instagram. Sige, tingnan natin. Oh, yan sila Life kay... Nagabenta ganyan. Nag-roast siya ng coffee beans, yung sniff coffees. Oo, like from scratch. Ay, di ba ang uban kay... Ikaw nag-roast sa own coffee beans or nag-order ka? Nag-order ako. Wala akong roasting equipment. Pero ito si Life, roaster. Anong name ng ano? Ano yun? Olo. O-L-O. O-L-O. Meron ba? Yan. Oh. Olo coffee. Ah, aesthetic po siya. Yan. Kaganda. Asan to located? Sa... Ecoland? Ah, sa ano siya, no? Kanang sa subdivision siya, no? Yan ba yung mga usang ngayon? Matago ba? Mga gani. Sulunan ba? Para vibe talaga ba? Ganyan. So, important yun ang vibe. That's why one of my ultimate goals yun kay to move out. Oo. And... Nice man ang vibe sa inyo. Pero... Hindi ka maka-chill. Okay. May washing machine. Oo. Shoutouts po. Shoutout sa washing machine namin dyan. Okay lang yung concept doon na if yung... Kuha ka lang, grab and go, ganyan. Pero pag yung mag-stay ka and study, kay parang hindi siya likely to happen. Parang ganyan. So, ano bang goal mo sa ano? Anong goal mo sa pag establish ng vibe mo? Like, gusto mo something na makatambay ang students or kanang same sa mga life cycle na kanang hindi kailangan mag-study talaga. Like, kanang mag-run freely lang ka with your friends. So, ano bang gusto mo i-achieve na vibe? Honestly, gusto ko yung may people na makapunta doon, mag-sit down and talk. Kay, di ba usually great conversations happen over a cup of coffee, baya? Or while eating pastries, ganyan. So, more on building relationships through coffee, ganyan. So, medyo homey din. Ganyan na vibe, ganyan na aesthetic. Dapat pagpasok kay parang, chill lang dito eh. Home Bites 2022, abangan. Or 2023, ganyan na lang. Depende na lang, basta soon. Basta soon. So, nice kayo, no? Kay, makitaan po na ako ang growth good sa Home Bites. Siguro from sa story pa lang nimo na kanang, kato, marag coffee hater ka or kanang marag, ano pa lang ka, kanang
3-in-1 ba lang or ano, 72, ay sa to, 78. 82, copy hit. Basta yung copy ko. Basta ka to, katong... Shout out sa mga palpitations dyan. Agipod ko, ana, wala ko nag-palpitate, pero ka nang... Lalo na fin-updates ko, uy. No, marag kailangan dyan yung mo coffee. Pero actually, katong time na to, kay marag bago pa lang na-introduce ako ang coffee na kailangan dyan yung mo for work, ana, good for study. Kaya sa una, kayo mag mag-coffee lang ako kung sibang gabi, ana-ana. As in? Itong grade school ba, ana-ana, agad ka ng way buot na bata ba, na ka ng makuha lang kung maski unsa suman, ka ng after sibang gabi niya, ka ng tim-tim mag-coffee, kaya nag-timpla ilang parents, ana, agad. Pero pag abot ano kay, dito na dyan ako na sabtan ang ano, ka ng, hala, from Coffee Beans, man dyan ay ginagrind di ay. Shoutouts kay Sir JB from the 4th Street. Ah, yes. Okay, gusto mo kung ako i-learn po ng 4th, ang ano, ang sa... sa pagbuhat sa coffee unsay progress ko kanang nag ano kasi coffee class ko siya ha. So like nas na learn ako tungod kay and nag-offer na pala sila ay marag ano lang kanang personal lang gud pero kanang nag ambot lang ko nag open siya karon for coffee. Uy, ano grabe ang 4th Street ang growth din nila no grabe ang 4th Street from ano marag makita jud ako evolution ba kay di ba dati kay doon sa Guerrero kay oh doon kami nag-study doon po kami nag-abot og PFS sa so, una niya kanang marag ang ilahang vibe ato kay kanang regular lang na coffee shop. Tapos after ato kay... Dili mailhan gani na coffee shop. Oo, gani. Yep. Kanang ang pass muna mo dito kay wifi, kay gina-unli mo na si JB ato niya. Exposed. After ato, kay nagbalin sila dito sa may sinto. Katong dito ko dool sa... Sa may one better better components. Better components. Tapos pagdating sa Harleys. Pagdating doon, parang na siya marag green coffee na yung vibe ba. Second floor pag yun. Oo, gani. Nya karon tungod doon sa pandemic, kay marag na shutdown to. Tako kay Grant, ana. Karon kay lahi na sad ang iyang vibe nagrebrand by go rebrand jud siya jud kayo go prag na ko 4th Street kay nag-guest pod si Sir JB sa koa sa ano podcast around episode 32 ikaw ang episode 41 napanood ko yun. So yun ba yung time na parang bago pa lang ang bago pa lang sila nag-move doon sa ilang new home. Tapos gwapo kayo no. Gwapo kayo kay ang Instagram nila kay marag white lang tanan ana gan grabe ka minimalist marag how kay si Sir JB mo ano mo kapaog mga ingana. So, marag, napod kay ingana, gusto niyo mo ma-unique pod, like, same sa 4th Street, ana. Marag, ana po din mong ano. Meron siyang own identity. Oo. So, excited pod kay ko sa plan sa, ano, sa home bites kay. Oh my gosh. Kang every time pangutanon ko sa akong, ay kanang mag-convert, ako'y conversation sa mga people na nag-inom ko doon coffee kay. Kanang, ana ko na, ang marag top latte na ko kay duha lang. Duha lang dito sa Davao. Home bites o katong purge. Kamu lang purge na? No? Charot! Lagi, seryoso. Marag ka na kanala. Ayaw ano. Ba? Ay, seryoso. Real talk. Feel ko na. Marag amigo mo punta ba? So like, makita ni mo, ay nga ni ang ano ni Jewel. So, marag, di ba kay, kanang ang ubang coffee shops, kaya di mong ka makakonversate with your customers. Ana, ba? So ikaw na kay advantage ako. So, kato. Bias pa lang. So, kato. So, anyways, moving on. Kabalo ko sin na nag-active put ka sa ano, sa ansa kito kay Boss Sanchez ni tawag ato the feast so gusto pa na ko storyahon to kay kana remember yes. Na ako na tungod marag kami ang araw kay di ba naga hold mug prison worship kami ta na shock na pud ko hala ang AX pud gusto makipag partner sa araw remember di mo to yes. And marag nalipay pud kay kito kay kanang kay kanang di ba isa ka sa nag organize ato di ba so marag hala marag napoy marag nai movement besides araw na gusto pud mag-engage og mga praise and worship with other people. Ana. So, unsa ba'y nag-inspire sa imuha or kanang unsa ba'y nagdala sa imuha sa pag-serve sa feast? Kaya baka pag-uto na kwento, okay lang. Ikaw wala. Ikaw, we have all the time, Char. Anyway, isa lang akong battery. Willing ako mag-share. So, willing kayo makinig. Go. So, same with coffee. Kung coffee hater ako dati. God hater ka rin? Yes! Lagi God hater ako. Pero atheist? Atheist ako. Oh. Yep. What a story, guys. Yes. Only on the cross guard. Yes. So, shout out, Char. Nung high school, grabe ako makabash sa Catholic Church. Yung... Siyempre, Philippines, di ba? Catholic by birth. Tapos, every Sunday, punta ng church. Pero hindi ko maintindihan bakit. Parang routine. Tapos, nung high school, hindi kasi, let's just say na hindi siya memorable na lifetime for me. Lifetime? Na life experience pala, sorry. So, nag-lead siya to my hatred kay ano ba? Kay God. Good. Yun ang peak na aking atheism. Tapos, hate ko ang Catholic Church. Pag mag-attend ako ng mass, kay ang maisip ko kay,
hypocrite lahat ng mga pare. Oh. Ganyan, grabe yun aking hatred. Tapos lalo na pag-offering, pag-offertory na, kay parang, sus, kaya lang pala nagapunta ng church, kaya magkuha ng pera, tapos walang makuha in return. Ganyan aking... mindset. Yes, ganyan aking mindset. Tapos nung college, from being an atheist, nag-evolve siya to being an agnostic. Kay parang nag-tone down na yung hatred, tapos... Paano rin nag-tone down? Parang meron kang experience ate na ko. Ano? Ah. Funny no, kasi siya ang common denominator. Shoutout kay ate. Yeah, shoutout kay ate Aika. Pati sa Home Bites kay Angelina siya. Grabe ang kanyang role sa aking life. Shoutout. Oo. So, nung college kasi, si ate talaga ang very active sa community. Nagsali yan siya ng BLD. Alam ko yun. Bukas loob ng Diyos. Tapos, sige siya retreat, ganyan. Makita ko siya, grabe niya ka-active yun. Tapos, isip ko ba na wala man siya makuha in return? Yung, bakit siya nagasali? Tapos, nung pagka-first year college ko, nag-attend na pala siya ng The Feast. Meron siyang friends from BLD na naglipat ng The Feast ba? Tapos, Catholic pala yung community, ganyan. So, sige siya invite sa akin first year college. Tapos, sige din ako sabi ng no. So, consistent. Every weekend siya mag-invite na, feast tayo. Attend ka lang, good. Hindi mo man kailangan, walang bayad, ganyan. So, okay, no. Tapos, pagka second year, like, after one year ng pagligaw niya sa akin, nagsabi lang ako na yes. Parang maghilom na siya. Kaysa, as in, samok na kaayubay. Every week na lang na, feast tayo. So, parang samok ka rin bayahan na. Oy. Sige, mag-appeal na lang ko. Ana. So, naka-attend ko dira sa SM Lanang na feast, Saturday. Yeah, timing kaayo kay... Ang first na ko na feast, meron silang guest na speaker, si Brother Alvin Barcelona of Feast PICC PM. Anata yan siya. Basta, one of the big three siyan. Kasama ni Bo Sanchez, pati ni Brother Arun Gogna. Siya ang nag-speak sa SM Lanang. So, parang, pawero, ani, uy. Pero nung time na, hinigod ako yung first palang na-attendee kay parang, oh my God, Jesus, hindi ganyan. Yung, parang marag, ginajudge mo pa yung people around. Siyempre, ginajudge ko, ganyan sila kamay, tapos iba, iyak-iyak pa. Pero natarog na pala ang heart na ako. Diba, charot. Praise God for that. Pero grabe, iba yun mag-move si Lord. Yung kahit na gano'n mo ka, gahi ma, kay tarugon siya ganiya bay. So, na ma-remember ko kay pagka-response ng song, no praise and worship na na-part, ang kanta nun kay Christ is Enough. Christ is enough for me. Tapos makita ko ang tao, syempre ganyan pa aking stance nung parang, as in RBF. Grabe ko ka RBF, tapos parang sama tao din, uy, hilak-hilak. As in, yung literal may iba nagagayang-gayan doon. Tapos ako kay nag-judge ako sa kanila parang. Pero habang nag-go on yung song, nag-shift yung aking aking perspective na genuine man ito sila. Yung hindi sila nag-iyak for show ba? Na-touch good sila. So, after nung first attend, pag-attend ko nun, nag-ayan ako kay ate pagka next week na, ate, mag-feast ka, sama ako. Tapos doon na nagtuloy-tuloy. So, naging attendee ako for 1 year. Tapos, matagal bago ako nag-serve kay feeling ko, hinigod ako worthy na mag-serve. Pero, mali yan ang mindset, guys, ha? Feeling ko kay kailangan ko muna maging ganito before ako maka-serve good for the Lord. So, doon mo na-meet sila, Royce sila. Oh! Shoutout kay Royce! Ay, actually, hindi. Nag-meet kami ni Royce dahil sa... Sorry. Nag-meet kami ni Royce dahil sa musikahan. Tapos, nung time na yun, nag-attend ako ng feast. Tapos, nag-drum since si Royce. Crush ko siya noon. Shoutout si Royce! Shoutout sa'yo, Royce. Tapos, gilapitan ko siya sa library. Siya naming drummer sa Studio B. Tapos, doon na nag-start. Ganda ang story, no? Marag ka nang connected siya ba? Actually, si Royce din ang drummer ko sa hindi. Once naging drummer siya, tapos naging, ang main bit talaga niya kay guitar, di ba? Oo, guitarist niya siya. Tapos parang sa araw po na praise and worship siya akong ikuha. Okay, alangan, ako mga teammates, akong ikuha, si Kizoy po itong isa. Diba? Nag-appeal po si Kizoy sa AAX na worship night, siya ang drummer. Lagi na, connected lang natanan kay... Small world lang natanan. So nice kayo, no? Kay ako kay, sa anong pod ko? Sa YFC? Ay, grabe si Kuya Jewel since time immemorial. Delay. Actually, ang ano magun ako kay... Praise God kay ka nang nagdako ko na akong parents, kay leader sa Couples for Christ. So ako, nag-opportunity po ko na mag-serve. Pero napod ko yung mga kanang downtimes na nandiligid ko mag-serve. Kapuya, oy, ana. Pero ano, marag, if ever na ko yung opportunity, like, kung college magod kayo, dito na jud ko nag-around
ang pinaka-active siguro na ako sa YFC is around fourth year high school ug until before first year college. Tapos pag abot ato sa first year college, kay first year sa kanya wala jud akad lang ko ana char. Nga kasi kag sa Finak ba. Nga kanang shout out Finak. Ah, pugay. Tapos kanang pagka abot og third year kay manag may active kay ang YFC actually sa Ateneos before. Tapos pag abot og third year college kay kanang katong na time kay marag nag-graduate na itong mga active or nagbalinog school. Tapos ka ng transition na to fourth year na walay first year na mo musunod, diba? Diba na yung senior high na time na kanang marag short kayo ang college. Nag-mayar, ano nila eh. Kanang pag-sports fest kay marag pre-pero lag namang mga kalaban mo. Yung mga first year ba? So, pag at katong na time, kay pag ano na ako kay nag-ano ko, nag-invite ko. Ako actually kay marag, nakoy time na ito na marag, nagbulag mis ako extra. Tapos okay. Dito ko nag-ano na lang, kailangan ako mag-ano, marag, nakoy, gusto na ako. Name drop ko dyan. Hindi lang. Kanang gusto na ako mag-ano, gusto na ako mag-anang, ma-feel worth, ano, worth. Marag, hindi na, ma-feel better sa akong sarili ba? So marag, dito dyan ko nag-ano na, nag-i-adoan ako tong current president ato na, gusto na ako mag-serve. Pwede kong, dili ko magkawa, dawat o tarang, dako na position, ay, kanang president or what, basta, pwede ko mag-vice, pero dili lang ang president niya. Anay, tabo ato, kay kato nakita na ko sa ano nakita na ko sa bago sa current president tong nakabalo na siya na mo active na ko ni resign siya as in bad trip kay ko ato niya kanang after ato wala na ko siya ginapansin ana mo kanang salanan pa no president niyo na bad trip jud ko ato kay kanang ato kay kanang murag I feel used ana grabe siya. So after ato kay dito ko nagsugod og active niya kanang gi-sorry ako sa community sa gawas na mag-president ka na na-delete ko. Parang out game mo jumping ba? Sige, ay, bakit kuya? Ansay? Bakit ayaw mo? Kaya gusto na ako na ano, gusto na ako mag... focus sa studies? Oh, siguro, ano, maragala lang ko na mindset nga. Gusto na ako mag-focus sa studies, gusto na ako mag-kanang focus sa intrams. Ano lang, kung kanang selfish na ano ba niya ka. So kanang nas-story ako, ma-remember na ako na ako sa SME nag-story ato sa president, ay sa akong amigo si Tui Denny. Shoutouts kay in a way, na-anadjud ko niya, na-storyadjud ko niya na mag-president. So, kato, gidawat na ako. Tapos, marag, napugsan yun ko ato. Kaya marag laylain, anana, good. So, kaya ang mga gina-tap na ako, ang gitap na ako, kaya akong friends lang po. Kaya katong friends na ako, gitap niya, other friends niya. Yan sila ng mga group of friends na ako, sila na itong marag nahimo na akong barkada sa college. Tapos, pagka next year ato, nag-president ko usab. So, marag, maingon yun ako na ang 2 years na ako as YFC president sa college. Kaya katong best years of my college. Oh, diba? Kaya marag, kana mo nang imong marag, marag isa to sa mga plano ni God na maka-interact ko with other people, God. Like, na ko'y opportunity na marag mag-meet sa Jesuits. Na ko'y opportunity. In? Oh, kay, ang araw ba ya kay, ang mga kaoban ni mo. Nag-dialogue kayo? Kanang marag, nag-board game, na marag ka na casual. Ay, casual talo, na, no? Kanang marag nag-atomy sa taas sa, ano, nag-dulamig board games kay Father Oji. Tapos kanang nakapambalay lang, God, sila. Marag, ano jud ba murag barkada lang murag something na murag di nimo ma-feel na ma-experience nimo sa imong college. So wait lang, before we continue sa atong conversation, we'll have a short break. Hello, ako si Eric Dulay. Ay Nangeles Lanskar from PBB Ocho. Palihog, suporta himi sa Kamundula karong February 27 diha sa GovGen. Among team kay Vicente Orencia. Ini-invite ko po kayong lahat na mutanaw sa Mundula karong February 27. Kami ang team Vicente Orencia. Kita kids mga taga Davao Oriental. So, umarag ka ng ano siya? Kanang ang converse kay kanang mga after mass, kanang sabay magkaon, kay ako, as YFC president, kaya gusto na ako mag-involve po sa obang organization. So, di ba na Saturday Mass? So, mag-inkos ako sa president sa Subdom na, uy, Miel Lopez, shoutouts kay mag-serve ko ba? Kanta-kanta ko drama, melody lang ko, kama na mag-blending drama. So, kato, managyatagan ko opportunity na mag-serve. Tapos, after anak, eh, naman ay kaon with servers. Kaon, good ba? Oo, kaon. Tapos, musabay mo na usay ang sila father niya, ang campus ministers, mga amigo ni mo. So, kanang dagan kang ma-meet ng mga amazing people. And sa akong previous na podcast, kay ang nakaoban ako si Gab Sabalo, which is part of Aropod, nag-share ko sa iya na ang favorite na ako na speaker sa Aro, kay si Sir Lunar.
Ay, grabe like, si Sir the Lunar. Best jud siya. Like, kanang na-touch niya akong heart na kanang makita na ako na marag po, marag, lahi akong perspective sa lahat tungkol sa iya ba? Nakaya ano? Nakaya ano sa iya ka ng marag significant na experience, ay ka ng memory sa iya? Nung worship night ng A-Acts, kuya, siya kasi gikuha namin na speaker. Tama tapos, lang. Wala ko yun akong background kay Sir Lunar na... Ay, hindi mo siya kilala nun? Or hindi, like familiar lang? Kilala ko siya kasi friendly siya sa mga students. Yan lang dyan alam ko sa kanya. Tapos hindi ko alam ba na nagbigay pala siya ng mga life talks, ganyan. Tapos nung nag-approach siya kami sa inyo, parang sabi niyo, nag-suggest kayo na ang kunin na speaker si Sir Lunar. Tapos nung ko pa na pakinggan siya. Tapos kung kailan fourth year ka na? Kung kailan fourth year na ako, grabe. Tapos wala, ano man yun, after ng worship, no, kay sa likod kami, usap-usap kami noon. Tapos nung si Sir Lunar na ang nagsalita, wala, naghilom kami hilong lahat, nakinig kami sa kanya. Parang, grabe. Layo din pag Sir Lunar. Remember na ko tong ano, nag-speak siya sa isa ka, as I mentioned earlier, nag-join ko sa other mga activities sa araw. So, dito sa CYA, kay nag-talk siya dito, join jud ko, mas kinakoy quiz ato. Papaminaw na ko, ana, masa he talked about evangelizing, kanang murag, being men and women in for others, even though na lahi mo religion, lahi mo community, marag kato na time nag ano siya gitanggal marag kato nag serve siya sa isa ka Muslim community gitanggal niya yung cross kay gusto niya walay barrier between so kato marag kanang marag na-touch jud ko ato kay marag nakit-an jud nimo na marag what the world would marag unsa better siguro ang world if ever kanang wala gud day barrier ana marag wala kita nang kanang imagine all the people. Di ba? Marag, ano vibe? Marag, shoutout kay John Lennon. Shoutout kay John Lennon sa heaven. De, marag, maano ni mo ba na kanang hula? Kanang amazing lagi kaayo na. Kanang matanaw ni mong world na. Alam, marag, dili siya kanang competition. Good. Marag, karon, marag, ang vibe na ako karon, kailangan ako mag-work, kailangan ako mag-ipon. Grind. Kailangan ako mag... Yan, iba. Pero kanang marag, if ever ka na makapipaminaw ka sa mga people like Sir Lunar, mulahi jud imong perspective sa life na murag kanang there's more to that na kanang murag you have to find the joy in what you're doing ana so ikaw growing up alam ko bata pa lang tayo atin ayo na tayo diba so unsa ang mga favorite hindi favorite pero kanang murag ni tatak jud sa imong hantud karon murag something na dala gyapon nimo since bata ka pa here in Ateneo, na kay mga Ignatian values ba, Char? Ay, or ko. Na mga na-adapt, or ka nang maragantod ka ron, kay gina-practice kaya po na mo. Na ba? Magis, goodbye. Parang doing more. Kana, good. Abi dyan ako before na limited lang siya to studies. Yun ang perception or pagkaintindi ko dati ng magis ba na kailangan mo mag-do more sa studies, yung even though weekend, kaya mag-study ka pa rin, ganyan. Pero ngayon, na nag-mature naman siguro tayo no kahit konti lang good. Kaya na-realize ko na in all aspects, we have to be excellent good. Siyempre, for the Lord. Yung mga basic, ay hindi man basic, yung gina-apply ko siya sa home bites. Ganyan na hindi ako mag-settle good na, okay na yan. Kasi hindi ko man yan siya ginagawa for myself. Kaya hindi man din ako magkain yung product or mag-inom. It's for the people, ganyan. Tapos, if ang intentions mo is pure, like you're doing this because you know na it's good, it's inherently good, then also yung outcome niya, it will be better. Ganyan. So if there's one thing yun na nagtataksa ko sa mga na-learn ko sa Ateneo, yun, magis. Magis good. Nice shit kayo, okay. Sa una kay, kung ino na tong magis kay marag ka nang, uy, marag, catchphrase lang gud siya to something na uy magis guys ana lang gud kanang murag pero if once you apply it kay murag lahi na jud if ever kay lisod, kanang uy. Makita nimo na kanang hala kailangan man din ako mag exceed sa akong comfort zone ana na murag malampas dapat ka ana na pero it's something na ako pod siguro murag 9 times na kanang gusto pod nako na ay actually gina-apply jud nako na if ever kanang kailangan jud kay for example ako the cross court kay sa una kay ang setup lang namo kay kana cellphone lang kana among record tapos lahi na sad na cellphone pang video ano kasi sync lang namo niya pangit kayo ang ano pero kanang ang importante ato kay marag we had a good time as ako kay as
Murag as an OC na kanang gusto nako na alam. Perfectionist. Di lang perfectionist pero kanang gusto nako na kanang hanay tanan. Gwapo tanawon ba nag sa una kay murag okay lang sa ko na kanang ala okay. Murag fight sa ni ana pero kanang murag makitaan pud nimo ba na kanang giunsa man ang pagbuhat ang building sa Ateneo. Murag dili man na establish kung okay na na ana gud. Giunsa man ang kanang murag mga businesses na kanang complex kayo or kanang something na murag dili man siguro na na-achieve kung nag-settle lang. Ana, yes. Good. So, never settle. It's something na kanang nadala po na ako from, ano. Ang ako siguro, is ang nitatak siguro sa ko, kaya ang AMDG, char. Ay, oh my gosh. Kaya kanang murag, ma-remember ni si Sir Simpao? Wala, hindi. Ha? Huh? High school? Ateneo High School? Hindi ko siya na-teacher. Ay, kasi tayo mga English teacher sa una. Sir Dale? Hindi ko na-teacher si Sir Dale. Wala ba? Ang ma-remember ko no, si Sir Janidel. Sir Jan. Shout out Sir Janidel. Kitsa yung pinaka-nitatak sa mo na ano? Teacher? High school teacher. Si Sir Gino, bye. Sir Gino. Kaya ipaiyak niya ako. Shout out kay Sir Gino. Nasaan siya karon? City Hall? Oh, so, ano? Dito siya nag-work. Ano work niya doon? Hindi ko pita alam kung anong work niya doon. Pero, siya pala mayor ba? Pita ko na masigda ko. Yung work ko. Siya tayo nag-kanang mga... Ano god behind the scenes to mga charat dele. Actually, sa una si Sir Simpao, close man sila. Amigo lang tayo ng mga teachers sila, Sir Gino, Sir Simpao. Ano yung Simpao? Sir Simpao, kuya? Naka-glasses, tangkad. Payat? Medyo, ana. Si Ali yan siya? Hindi, English. May bungot yan siya? Naga-shave siya always. Pero ang buhok niya ay parang... Curly? Hindi ko siya kilala. Baka by face. Basta tapos, kilala siya nila ikaw. So mga friends lang nata connected lang tatanan. So si Sir Simpao, ana siya na every time mag read good siya for ano kana first reading sa mass, responsorial sum kay marag i-separate niya yung sarili sa kung unsa yung maingon sa mass, like if magkamali man siya, mamali man siya ingon kay separated siya kay tanang ni gawa sa iyang mouth kay message nito ni Lord. Instrument lang siya. Marag siya lang ang medium sa pag-spread sa message ni Lord. So marag ka nang nakitan po na ako in a way na kanang kita instrument lang po tatanan. Tanan itong ginabuhat kay dili man ni sa atua. Ana god, marag mabalik lang gihapon ta sa iya ha ba. Marag tanang talents nato, tanang skills ka nang pagtuon nimo sa pag bake nimo, sa pag ano kay marag mo balik lang yapon siya kay kanang ana good gets ko nimo. Yes, so kato nice pud kayo akong experience sa back then in Ateneo kay nakoy opportunity pud na kanang may mong varsity char. Katong oy magaling si Kuya Juha guys. Kung napa ko wala pa ko itiyan. So nakadlo pud ano wala itiyan ko imo matay siguro ka kanang marag payat kay ko ato sa una. Actually pagka for incoming first year college dito ko nag-bulk. From 48 kilograms. Payat kayo ko, 48 kilograms. Chicks kayo akong weight, guys, kung 40 high school. Pag-abot og first year college na 60 ko kay... Stress. Sige kung kauna ko, no? Pastil. Oh my gosh, pastil. So, sige. Actually, as we come, mag-ado tag-food, kaya gusto na ko mangutana sa imong favorite na ano. Ano sa'yo top 3 ni mo na kanang cravings diri sa Davao na kanang alalami. Ano yun? Kanang for example back in high school kay alam mo cheese chicken sa KFC ana o say top 3 ni mo na kananan or kanang cravings diri sa Davao. Ano specific tofu bowl sa Clean Cafe. Kana tapos kape, anything na kape, coffee related. Oh. And then Yo Froze. Oh bye. Kana yung cravings. Ako kay medyo bugat na akong cravings, bangke. Rama lechon kawali. Never pa ako nakatry sa bangke. What? Ubay. Bakit? Ambot. Wala pa mo nag-drink ka? Karon lang. Late ko nag-start. Late bloomer ko. Pero college wala? Wala, Jud. As in? Wala. Promise kay... Wala, Jud. Never. Wala ka na peer pressure, ana, or ka ng marag imong friends kay nang hagit, ana. Ay, mag-inom? Oh. Nag-start ko inom... third year college na. So marag wala mo nagapahuwas anak ka nang naga. Uy, after drink. Wala, may pahuwas. Uy, diretso uli. Bakit? Amot. Ay, mga babae. Dili. Ay, dili po. Kay akong mga friends, dira naman mi sa docs or sa jigaa. Oo. Oo, niya.
sila dili ba sila taga Davao so mag boarding house sila no dira sila naga boarding house sa Atubangan sa Harley's or basta dira ra gyud sa sito unya pag manghagit ko na uy magpahuwa sa ta sa bangkeruhan ana dili sila ganahan kay layo daw so ako 7-Eleven akong pahuwa to cup noodles cup noodles namay ko nang kantunan doon dool sa ano kabla ato oh once ako nakatry ah sila kadto So shoutout sa mga amigo na ako kay na miss yo na kay lahat kay. Listen kayo no, listen kayo especially kana after college ba kay marag. Listen na kayo makipag keep in touch with your friends. Busy na tanan. Oh, kanang marag in a way kanang maski i-try pod ninyo na magano kay marag side dili jud magmeet. Yes, totoo yan. Kabla ka tong marag seeing before na kanang marag as you grow old kay mogamay imong friends. Ah, yes. Kung bata pa ko abi no hindi natin nood ba? Nag-experience pod ka ana kanang sa una kay grade school ta high school ta marag ala daghan ako amigo eh pero karon kay marag ma-feel nimo na you're on your own. Honestly kuya. Wala. First got to that. Since grade school gamay ra gyud kog friends. Napili ra gyud na ako kay quality. Quality gyud. Murag early mangud ko naka-experience og maturity in terms of choosing your friends. Ana. So, yeah. Actually, baliktad tayo. Kay ako kay parang ano mo gyud ko? Murag feel gani ako na ADHD pero wala ko. Murag kay kanang ano kay ko baka na murag ah may gyud no tanan sa classroom ana murag isa na pamigo ko sa outgoing ko ba nya kanang mabot pud sa point na kanang murag buhaton ako ni para ma-impress lang or kanang something na makuha ilang approval ana god which is kanang siguro dili siya mature mindset di ba kay kanang gusto lang nimo ginabuhat lang to nimo kay para makuha ang approval sa isa ka tao ana nya murag late na pud ako na nakita na love na flow good na ko siya na kanang I would do these things for these kinds of people pero murag sila kay murag dili nila i Marag dili sila mag ano para sa ko ba ana god which is something na kanang isa sa mga gitudlo ni St. Ignatius to give and not to count the cost ana so kanang dapat kanang marag buhaton lang nimo sa mga if ever kanang di ka magmind na di pud nila buhaton balik sa imo ha ana god unconditional ba so kanang marag willing ko buhaton na sa ako mga friends jud na quality so marag kanang dikto na ako nag-start og buhat og barrier sa mga tao na wala na ako kaila na nga gina ano na ako kuha na ako approval ana so kato marag so baliktad ay ta from nice imo kay since bata pa lang ka kay naka maintain naka quality friends so naay mga amigo sa una na amigo yapon naman to oh karan. Yes si Aya Mas Pinyas uy si kapatid ni Gilbert may business din yan siya bago lang yan di ba yung barbecue Calle Tavera shout out Aya si Don Manuel sila Shina Maningo. Don Manuel, di ba nasa ano man siya? Nasa Chicago na siya ngayon. Ah, siya yung uyab ni Matthew Clores. Si Matthew Clores na crush ko dati. Shout out, Swat. Basta sa lagi yan si Dom. Stolen. Tapos, si Dom lang ginasharean ko. Pagdating yung Chicago dahi, giuyab niya. Walang girl code. Walang girl code. Ano rin yan dati? Parang papilove yung ano mo yung crush mo sa kanya. Or ni crush na long-term talaga. Crush mo na talaga siya. Na-crush ko siya mga 2 years ata. As in, stolen. Dom, traitor ka. pero marag, naging happy ka lang ka rin for Dom. Uy, grabe. Grabe. Deserve ni Dom. Si Yaro Caracas din. Yaro, shoutouts. Friend, as in, close pa rin kami niya ngayon. Ano yung famous line ni Yaro? Ano? Hindi mo malala? Hindi. Yung sa nag-vira. Hindi siya. Ay, sa teatro? Ano yan? Nakalimutan ko. As in? Ano ba? I've always been an honor student. Ay, oh my God! Remember yun? Hindi yun acting. Remember? Actually, parang third year... I've always been an honor student. Third year college, may kaya ano, kanang... Nahimudyod siyang kanang... gag good. Marag kanang... Mabalik-balik sa mga roleplay. Ngana ba? Tapos kanang... As in? Oo. Tapos ka na, wala lang, shoutouts kay Yaro. Libi, kay si Yaro sa una, kay ginabully firmi na mo. Ay, di sila, dili ko na kayo nag-bully. Isa kayo lang ako mag-bully, actually. Ayay! Exposed. Kaya di ba, marag ka nang, ang ginabully nila sa iha kay Bayot. Talaga? Bayot ang bully kay Yaro sa una. Feel na ko kay kanang iyang galaw, ana good. Pero kanang, kamalo ko na dili Bayot si Yaro. Unless Bayot, if ever, dili. If ever Bayot ka, Yaro, okay lang po. Respeto na ka, Bayot. Pero kanang, remember na ko sa una, trio mo na sila.
si Yaro, si Rap, o si Jesse. Oh, si Jesse Adona. Shout out si Jesse, isa sa mga first episodes na ko diri sa. Ay, magaling, maganda pagbalik. Si Jesse. Oh, nakita mo 'yung ano, 'yung kanyang gi-post ako sa Facebook tung nagkanta sample siya. Niya na nagkanta siya para sa si anak. May anak na siya? Oo, ano ka ba? Wala ka na update. Wala. Sige na siya may anak. Wait, ipakita ko sa iyo 'yung ano. Sige. Pakita ko sa iyo 'yung clip na nagkanta siya. Pero yan si Yaro, magaling yan mag-arte. How did ya? Magaling din magkanta. Very talented. Okay, sino mo alam may anak si Jesse? Isa siya sa mga nagkaanak na very early, 18 years old. First year college pa lang may nagkaanak na siya. Tapos, hindi ko alam. Kanang, ay di, 18 years old, 17 siguro ganyan. Tapos, kaning ano niya, kanta niya, kay gibot niya para siya anak. Gawa niya? So, ooh. Wait, ano ko? Pakita ko dito kay para makita ng everyone. Go. Kaya parang gi-feature ko siya sa ano, parang gi-cut ko yung clip sa among podcast. Tapos, gi-play. Gano'n ko dito. Sige. Check. Yeah. Wish. How can I get everything, anything you want? If I don't act now, if I don't start now, I might end up losing. How can I get everything, anything you want? I don't act now, if I don't start now, I might end up losing. How can I buy you the things you like? How can I get you the things you like? These are the questions running in circles, ignited a ring light through my mind. 'Cause you give meaning to my world, I'ma keep you my word, baby girl, I'ma give you the world. How can I give you the world if the thing is dessert? 'Cause I gotta go and give it a whirl. You got me so relentless, breaking down the clock, checking up my checklist. Yeah, yeah. Kapagod, kalimutan yun. I agree, kapag. The cross court. Hey, studios. Hey. Yeah. So, kato ang ano. Actually, ano naman ni Jesse? Gusto niya i-record yung full. Yeah. Wish. So, na-record ang full song kay kita ka tong ano, katong isa pa nag-isa na sa mga marag na nag-guest ako na local rappers. Tapos yes. nag-ano po sila kay marag. Nakita mo nila to kay Jesse. Niya, ang gusto po na mo, hanana. So, marag tap lang po ko niya. Ako kay, willing lang po ko kay karon kay, napamangko sa akong ano, kanang at mga trial and error phase. God, so wala pa na ako siya gina-commercialize. So, sige, welcome ta ka na, ano, welcome ta mo, ano, mas wala ako kaila sa inyo. Uy, pero gusto ko na i-honor si Kuya Jewel, ha? Yeah, kay, thank you. Very big ito na, ano ba, help. Especially sa mga may small businesses. Oo, marag nice siya na platform. Yes, or yung may gusto lang yun na maghanap na outlet. Actually, nice siya kay kanang nako yung opportunity na magka-story of different people in life. Yes. Kanang, isa sa mga kuntahay si akong friend na ano si Amiel na siya advocacy on saving si animals, turtles. Tapos na siya yung marag community na marag na gina-reach out all in a regular basis kanang mga Bajo community ana marag kanang at least na siya platform to speak ano at the same time daghan pud ni na storya ato kay nag-serve siya sa mas ano ko saya anong top 5 mo na communion songs ano ko saya so, marag kanang at least nalingaw pud mi sa mong storya ato ba so sige ikaw kuya anong top 5 mo na communion songs ne marag sige pwede akong mag-name ngayon maka-name ako ng 5 on the top of my head siguro in no particular order Anima Christie. Ay. Alam mo na top yan. Tier by top tier na marag ka Anima Christie. Maski ang mga baka vocals si kantahon mo nimo. Basta mga atinista. ano, gusto na ano, how lovely is your dwelling ay, place? Ay, maganda din 'yan. Kaiyak. How lovely is your dwelling place? You are mine. Isa din na kanang pinaka first na ko nagi-play na piano sa mas. Gapiano ka kuya? Oh. Wait, dami mas marami ako natutunan din actually. Charadelo ay kanang tong ano manggod tong time na 4th year high school ko na piano sa office so office 4 tas like nagdagan kabalo so like nagpatunod na lang ko tapos kanang wala pa ko ka piano ug whole mass naka piano na ko jury communion pero kana og kanang isa ka song during kanang entrance sa mass kanang na 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 great is your love and king marag, kanang gi piano tapos kato na ko story ano na marag medyo igat-igat na story kay sa una kay katong nagkasiba nag-mention ko ganiyan na nag-ano ko nag-serve ko sa mass. Tapos actually dito na ako na-meet si Laila akong uyab girl sana all during sa isa sa mga times literal na God sent ba no gani we meet at God's place chachar oy kaya kanang nag actually katong na time kay
nakita na ko siya kay like, hala, katumarag ka lang. Ano kong heart? Igat kayo ba? Tapos naano kong heart niya ka lang, hala, marag ka lang. Ano sa mga ko, eh, ano sa mga ma-feel, ana. So, kato, nag, ano ko na. As in yung parang nag... Na ano dyan ko, natarugod ko. Kay, as in? Kaya ka na marag wala mo ko eh. Na-feel ganin mo. Masigit ka na, di ba gwapa sa atin niyo, di ba? Pero wala yung mukurot sa yung heart ba, ana, gun? So, kato na tayo, mukurot ang heart. Pero dili mo friends. Wala, dili mo kaila. Nakita rin yun mo. Kailan ako siya. I die. Oh, tapos. Yes. So, kato, tapos, pero sumarag, second time na ako siya nakita ato. Katong din, nasa chapel. Sumarag, after ato, kay, kato na time, nagka-practice ko piano. Tapos, pagka next week ato, nag-ana ko na, Lord, haga ko opportunity makasturya siya anak ko. Kipray, nag-pray jud ko kay every morning nag-pray mo ko sa chapel pero isa ta na time na dili lang akad sa kong gipray na ganun Lord. Tagay ko chance na makasturya siya anak ko. Like, ikaw na bala Lord sa on. Ana. Kasi kato na time never pa ko nakapiano sa mass pero kato na time sa communion kay pwede mo gunin mo automatic lang ang piano like na siya automated ba. Pero giingnan ko sa kong scout mo uy kanta eh, piano nin kay kani ang kanta you are mine. So, play na ting ning 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 ning. Anak ko niya. After ato sa mass kay nag-serve man sila ila to. After sa mass kay nagano ko. Parang, sorry na ako anak kay kabalo mo tong amigo niya na crush na ko siya niya. Na si saying una ko okay lang ako pag piano. Siya na oh ikaw na lang yan. So kato after sa mass ganako na. Okay lang pag piano. So dito nag-start ang conversation. As in, tapos si Ermine pa dyan ang pag piano mo. Tapos naging mine siya. Ay, shoutouts. Shoutouts sa Oyab. Love you. Kara. Mahawa ka din eh, uy. Happy Valentine's. Happy Valentine's. Tapos, perfect ako. Okay, marag nice kayo ito na experience kay kanang. After that, okay. Kanang, mas naging active food ko. Ano, good kayo. Gana, good kayo, February. Ikaw, ano kayo, ano? Ano, nag-NBSB ka? Or, kanang, ano kayo, uyab ka ron? NBSB ko, pero choice na ko na mas single. Bakit? I know now. Pero na yung mga naga, na yung mga suitors, na-a. Or ka na yung naka-chat sa una. Na-a. Na mag-wave po niya. Ay, sorry na press. Na-a. Pero, shoutouts! Shoutout sa inyo, no? Shoutout sa lahat na naka-chat kayo kay Sint. Pero ano, same with you, kuya. Gina-pray ko din yan. Uh-oh. Yung di pa dalos-dalos pa. Tapos babae ba ako? Babae ba ako? Karang someone dyan na mukurot sa imong heart. So far kay take lang. Meron akong dati na akala ko. Tapos gi-ghost niya ako ba? Oh. So shout out sa iyo. Shout out sa iyo. I-guess kita dito. The servant good siya. Ore ba, shout out. Like always when nagka-chat sa una niya kalit lang siya nag-disappear ana. Yeah. Yeah, and ghost. Wala mo na rin siya para follow up na. Now, could you follow up on this message? Parang ano lang business proposal. Syempre hindi no kay. Kay marag dapat kabulupod kasi mong work. Oh, never mag-chase, guys. Tama. Never yun. Kung ayaw, ayaw. Kung gusto, 'di ba? Pero like na in a way na feeling mo na siya nga yan ang anak. Oh, bye. Heartbroken ko ato. Kanta tayo, go easy. Go easy on me. pero karon, unsay perspective ni mo on having a relationship? Honestly, no, day to marry, good ko. Nice. Dili ko gusto mag-good mag-uyab. For the sake lang na ako'y uyab. Kana good akong huna-huna since high school pa. Kanang dili na ako mag-gets. Syempre, wala mang shade. Personal ko lang to na ano ha, na belief. Madami kasi ang pag-teenager ka, di ba? Syempre, hormones, ganyan. Tas grabe ang attraction. Tas madami akong batchmates na gusto nila mag-uyab. For the sake lang na hindi sila lonely or ganyan. Like, ano... Tapos ang always ko maisip niyan kay, di ba dapat deeper pa ang reason mo as to why ka mag-enter in a romantic na partnership. Tama. Ganyan. Tapos ngayon, maisip ko na if ever man na meron akong ma-partner in life, kay siya nag-yud. Tama. Siya nag-yud yun. Kay parang what's the use ba na mag-waste pa ako ng time? Na for the sake na fling-fling, ganyan. Parang ayoko. So, yeah, medyo ano siya. Actually, nag-guess ko before si Ige, Doromal, friends kayo. Oo, classmates kami ni Ige. Nag-guess ko siya before sa podcast. Tapos, isa sa mga life-changing niya na advices ako ato. Actually, before pa sa podcast, pero nastoryahan na mo ato. Ang, ana siya, ang yung view sa isa ka relationship. Ana siya. Ayaw pangitag uyab. Pangita og kauban. Oh, bye. Boom, like. Oh, bye. Nilahi akong perspective. Wala, oh. Tawang na marag ka ng...
Lahi man dayang kauban dyan, no? Kanang murag ka ng partner dyan, di mo ba? Kaya kanang mga uyab kayo, pwede manin mo siya maano, marag ma... Parang uyab-uyab lang, ganyan. Oh. Pero kanang if ever kauban dyan kay... Marag... Lahi dyan na kuya mag-boil down dyan na sa beliefs and values. And ano ba yung mga core values na gina... Sa ganyan? Kay... Ay, turo ni St. Ignatius. Shout out kay St. Iggy. Thank you, Ateneo, ha? Pero bitawan, bitaw, actually, kanang dagan po mga... Di ba, if mag-scroll ka sa Facebook, especially ngayong February, kaya maraming ka nang marag... mangulit na natin yung mga... Pag ano yung mga pag-February, marag March na tayo diretso. Oh. Yan, ana ba? So like, ako, marag ang perspective na ko, anak, siguro sa una, kaya makita mo na akong sarili na kanang... Ano ko ba, simp ba? Or kanang something na... kanang marag hangul ba? Ano, ganun. Pero as I matured, nakitaan po na ako na kanang... wala, choice siya. Dili siya something na required. If yes. ever single ka, kay okay lang. Okay, ma-peer pressure, guys. Kanang if marag, dili dapat dependent ipong happiness sa isa ka tao. Yes. Yeah. Uy. So yun, lobat na tayo. Yes. Pero magpatuloy pa rin tayo. Okay. May audio man pa rin. I had two problems today. Katong battery na ko. I have many problems eh. Battery na ko. Na di na ako makita. Duha mo itong battery. Pero di na ako makita na asa na ito yung butang. Pati yung isa pa na ako ka-equipment na kanang para dili na kailangan mag-charge. So kana. So, para dili na kailangan magamit og battery para i-saksak lang nimo ang kamera sa ano. So, ang isa pod is, katosa akong ano. Pero still, nag-gisagya po na ako na idayon eh. Kaya dugay yes. na na-postpone. Oh, mga 2 weeks. Oh, 2 weeks na. So, di mga 3 weeks. Amot lang. Almost naman. Basta mga yan na kay... Marag namin mga reasons like anang sakit ana niya siya na sa nagsakit ana oh. so ka to so pero karon gusto na ako magstorya sa imo sin unsa bay kanang long term goal nimo sa siguro as a whole sa imong life kanang pwede na to involve ang imong business side imong love life imong kanang personal interest so unsa bay long term goal nimo honestly sa ngayon ah sa ngayon ang long term goal ko gyud is maka-establish ng business sa financial na side. Yung hindi ako ayoko yung marami ako pera but gusto ko na financially free ako. May financial freedom ako. Shout out sa yung financial advisors na yes. si Yel. Oh si Yel aking Yel, you're the best. Yo, shout outs. Yan, pero uy, sa on a side note ha, na change ni Yel ang perspective ko sa ano sa finance. So thank you Yel. Tama lang po kay. Kunin niyo siya, guys. Ako po ko, abot ko. Ay, ano po? Tama. Pero hindi na ako gaming ka-active ngayon. Parang last ko na sold kay around last year. Mga late last year. Uy, pero ano ha, yung parang mga batch namin or mga year mga higher years kay parang gina-change yung culture ng mga financial advisors. Kay iba din na perception ko sa mga FAs dati. Yun, tapos sa life, kay maka-provide sa family. Tapos alam ko gyud na called ako na mag-build ng ministry through a family. Yan. So sa love life, kay actually hindi gud ako pressured ko yan. Maganda din na walang plan sa love life. Kay maraming mas nice yun. Kung unexpected. Tapos basic after ano ba kay ka na mag-order sa home char lang actually kuya contented gud ako if single ako forever. Happy gud ako tas gina-consider ko din na if called ako na magmadre okay lang gud sa akin kung saan ako i-call ni Lord tama ganyan gwapo siya na mindset kay kanang wala siya pressure ba ayoko gud mag create ng definite na plans kay at the end of the day siya mang good pa rin ang ang masunod tama ganyan tas sa personal interest, kay gusto ko na padayon magkanta-kanta. Ganyan. Tapos, yan lang. Ayoko nang masyadong stressful na life. Yung ano lang, chill and at the same time, grind din good. Tama, Tapos, double meaning yung grind, guys, with home bites. Ah, yes. I meet yun. Nagkatanong yung punta mo. Ganyan! Nagkatanong yung punta sa ano. Sige lang, witty. Tapos, alam ko good na ano, mag-serve gid ako. Kalimutan ko pala i-share ko ya. After, 'di ba, graduate ako 2019, tas na mention ko kanina na 2020 pa ako nag-interview. Kay
pagka-graduate ko, nag-promise gud ako na mag 1 year off ako kay mag-serve ako sa feast. So from 2019 to 2020, nag-serve lang ako niyan. So parang naging trabaho ko din siya ba? Pero unpaid service. Tapos doon gud ako doon ko na-discover ang self ko. Tapos naka-build gud ang relationship kay Lord. Kaya to go back sa aking point ngayon, na isa gud sa lifelong goals ko is to really serve. Kay it's such a privilege ba? Actually, mamiss ko na rin mag-serve. Kaya ako, tagal na lang serve. Kaya parang medyo hindi active ang aking household ngayon sa Singles for Christ. Singles for Christ? Hindi na ko youth. Hindi ka na youth. Dawat-dawat. So, ka to. Pero next time, Couples for Christ na. Ay! Hindi, saka. Kaya graduating pa si Layla. Lapit na yan. Dapat graduate na siya para charlotte. Okay. Nagasabay mo nila Yael, magkanta nila Nika, di ba? Lahi lang yun sila, bay. So, shout out sa inyo. Shout out sa tanang... Shout out to all the listeners of the Crosscourt podcast. Nagatanog yapon si Sin sa camera. So karon sorry kayo sa sa technical difficulties na walay camera. Ito ang katanog. Okay lang. Imagine na lang. Imagine. Marag sorry kayo sa tanang sa technical difficulties, guys. Usually may at this point kay dapat nagpakita yapon namong ni Sin, pero at least nakita ninyo namong nawong for the first 50 minutes. So Sin, nakay gusto i-shout out sa ano? Paano ba? Gusto ko lang magsabi na continue to support local. Not just in terms of business or what. Pati yung mga ganito, like podcasts, anything na starting and my very, very great na intention. Yes. And sa mga customers ko dyan sa Home Bites, guys, stay strong tayo. Continue to support Home Bites, guys. Yes, tsaka kunin nyo si Kuya Jewel, please. As financial advisor. Tsaka future lawyer yan. Ay, hindi. Hindi muna ngayon. Hindi lang. Malay natin sa future. Gani. Podcast muna tayo. Ay, oo. Tapos baka may mga clients ka soon, Kuya. Yes. For sure. Pag okay na, sabihan mo ako kay dami plans sa feast. Dapat mag-ano, collab, char. Yes, collab. So, actually, kita may yung baba dun sa ano, para malaki yung space. Diba? No, sayang siya naman. Gusto ko talaga lagyan ng something dun, pero wala coffee kang plans shop. No, gano'n. Okay, tago ba ya? Kanagan ginawa ako. Naman ko'y pinsan na nag-abuat to dog coffee niya. Invent ako siya niya. Busy pumucha karon, so. Malay na tas food. Yan ang in ngayon, yung mga puntahan talaga mga ng mga lugar. Sa mga subdivision ng mga nice food kaayo. So, salamat kayo, Sinta, sa paghatag ni mag-opportunity. Wala, nag-enjoy ka. Yes. Ito first podcast ever mo. Yes. So, salamat. It's an honor na it's an honor din, Kuya. Na mag-guest ka. And shoutouts to all the... to all my sponsors, char Home Bites. So, kasawag tanaw yan. Shout out sa Home Bites. Salamat guys, favorite ako ni. And shout outs to promote lang ako na may event, char. Event, diba? February 27 sa Tibanban Golf Gen na may Dayo Basketball. Uy! Kita diba, nag-post ko mga basketball flips lately. So, medyo napansin na yun. So, as in? Na nag-book sa mga kay... Para si Kuya na po siya connection sa ano sa GovGen. Eh nagbasketball ba din Kuya mo Kuya? Apil siya actually dagan kay siya highlights sa akong page, basketball highlights kay si siya ginon well akong highlights sa so like after that kay mapugsan jugog edit sige mo ta sa highlights. Pugsan na imong edit. So after that kay kato manag at least na sila Lance kanang nanambi mga pangalan daan ba Lance Car good kay lakay Lance Car. Yung nag-BBB? Kato. Marag at least, pag-abot naman dito kayo, nanay idea mga tao ba? Hala, si Lance Carr. Si Eric Dulay. So at least na yung mga pogi sa kamong team. Bagong wedding. Bagong kasal. Shout out sa mga Eric. So, kato. And, catch us sa Tibanban GovGen February 27. Also, give us subscribe sa Spotify. Yes, please. Sa YouTube. And hopefully, the Crosscourt podcast will grow and grow. It will eventually. Until na kanang dili lang ni siya, kanang something na pastime na ko or passion na ko. But, something na reason na mag-resign ako kay para dali lang akong income na ma-full-time na. Pero if ever dili pa karon, okay lang po sa ako. Basta padayon lang tag-grind. Start good. Pangita na itong joy sa tanan. Pagpan lang yun. Yeah. So, wala na kayo laging shoutouts? Wala na. Na. Sige. Thank you, good. Yeah, thank you, guys. So, to end, we are the Crosscourt. Hey. And so are you. Thank you.